Hello mga kabeti, it's me your girl Ronna Sales and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we will be talking about how you can restart or kickstart your fitness journey in a way that it will be enjoyable, sustainable, and achievable. So I have here my notes para hindi ako maligaw sa mga bagay na i-share ko sa inyo. And I'm really hoping that this video will help you to kickstart your fitness journey. So tandaan natin, yung pinakamahirap na parte ng fitness journey natin is yung pag-decide natin kung kailan tayo magsisimula. Okay? So, because from the start, it is confusing and overwhelming, tapos iniisip natin na ang dami nating kailangang baguhin. Ano ba dapat ang gagawin ko? Ano ba ang dapat kong sundin? Ano ba ang dapat kong kainin? Ano ba ang dapat kong iwasan? Ano bang mga exercises ang dapat kong gawin? So, it's very overwhelming kapag nagsisimula tayo sa ating fitness journey. And it's very hard to find that motivation to start. Kaya alam kong maraming makaka-relate sa inyo dito na bukas na lang ako mag-exercise. Ay, bukas na lang. Ay, sa Monday na lang. Ay, next week na lang. Halos ganyan tayo because I know and it's understandable that it's very hard to find that motivation to kickstart your fitness journey. So, may mga points ako na isa-share sa inyo that I think will help you on how to kickstart your fitness journey. Okay. The first one is to find your why. So, if your why is related to weight loss, kailangan nating pasukin yung tinatawag nating calorie deficit, okay? So, I will not expand about this calorie deficit term. Pag-uusapan natin siya sa ibang video na i-upload natin sa YouTube. So, abangan lang ninyo yon. And if your why naman is related dun sa maintenance lang, gusto mo lang i-maintain ang iyong goal o yung physique, dun lang tayo sa calorie maintenance o equal lang yung calorie na ini-intake natin dun sa calorie na binaburn natin. And if yung why nyo naman is related na gusto nyong mag-gain ng weight, kailangan nating pasukan yung tinatawag nating calorie surplus. So it's very important na kailangan muna nating malaman ano nga ba ang why natin sa fitness training. Dahil kapag na-demotivate na tayo, dito at dito tayo babalik. Bakit nga ba ako nagsimula? So this is point number one, finding your why. Point number two, creating new eating habits. So anong ibig sabihin ko dito? So instead of giving up all the foods that you love, just find an alternative for them. For example, ako, hindi naman talaga ako ganun kahilig sa sweets. Pero mahilig akong mag-bake. Gusto ko lagi kumakain ng mga pastry, something like that. So instead of removing that sa aking diet, maghahanap ako ng alternative kung saan pareho pa rin ang lasa, pareho pa rin yung feeling kapag kinakain ko sila, pero mas healthier options. So marami naman dyan sa market na healthier alternatives, pero ma-enjoy pa rin natin yung mga food that we love before. So, hindi natin kailangan talagang i-restrict yung sarili natin. No, okay? And kailangan natin aralin yung mga foods na low in calories, pero, for example, high volume foods, pero low in calories sila, dahil mas magiging busog tayo sa mas mahabang oras. So, kailangan natin pag-aralan ng mga yan. So, inuulit ko sa ibang videos, pag-aaralan natin yung mga yan, isa-isa muna. Pero, ang video na ito is, it will just focus on how to kickstart your fitness journey. And, para magkaroon kayo ng idea, ano nga ba ang mga dapat nating aralin if gusto talaga nating pasukin itong fitness journey na tinatawag natin. Okay, so, create new eating habits. Kailangan natin kumain mga nutritious foods, yung mga fulfilling foods, yung kahit konti lang ang kainin mo, pero busog ka na. Yung parang ganun. And inuulit ko, find a healthier alternative. Hindi imposible na kumain tayo ng mga pagkain na love natin. Kailangan lang natin pag-aralan kung paano natin siya magiging or ita-transform into a healthier food. Okay, so that is point number two. Point number three is set your fitness goal. For example,
mag-set kayo ng exercise or gawin nyo lang yung mga exercise na nag-e-enjoy kayo. Like, for example, in my case, I'm enjoying the Pilates, I'm enjoying running, I'm enjoying walking, like listening to music, and I'm enjoying dancing on TikTok music, something like that. So, exercise na yan. And kailangan natin iset yung sarili natin na ang gagawin nating exercise ay maging part siya ng ating lifestyle at hindi natin mararamdaman na exercise is a kind of punishment for us. No. Kailangan iisip natin na, oh, mag-exercise ako because this is part of my lifestyle. Hindi dahil, ah, mag-exercise ako dahil ang dami kong kinain kagabi, dahil marami akong ganito, marami akong ganyan. So, need ko mag-exercise. Remember guys, exercise is not a form of punishment for us. It must be enjoyable for us para magawa natin siya in a long period of time. Dahil kung nag-exercise tayo, na yung reason is solely, oh, I just want to lose some pounds, some calories dahil madami akong kinain kagabi, it will not be sustainable in the long run. So, kailangan yung pag-exercise natin is maging part siya ng ating lifestyle at parang maging habit natin siya, and we will feel good every after we do the exercise. Ganun siya dapat. Hindi siya parang magiging form of punishment for us. So, that is point number 3. Okay, fourth point. Learn more about nutrition because you know what? Eliminating the entire food group, ano ibig sabihin ko doon? Like, oh, hindi na ako kakain ng carbs. Oh, hindi na ako kakain ng ganitong food group. Or hindi na ako kakain ng ganito. Magpa-focus na lang ako sa protein. No. Because restriction of any food group is, it's not sustainable eh. It's not sustainable. So, para maghanap tayo ng way na magiging flexible yung katawan natin, let's enjoy food in a sustainable way na hindi natin kailangang i-restrict yung katawan natin sa kahit anong food group. So, very important na pag-aralan talaga natin yung balanced diet and pag-aralan natin kung ano talaga yung nag-work sa body natin. I am not against dun sa mga diet na nakikita natin sa internet because I tried them before. Hindi lang talaga sila nag-work out sa akin. And personally, gusto ko yung ano, yung well-balanced diet that yung food groups nakakain ko pa sila pero in proper ano, alam mo yon, proper distribution of food groups. Hindi ko mag-aalis ng carbs, hindi ako mag-aalis ng ganito. So kailangan ano siya, balanced talaga siya. So doon ako nagpo-focus. Ayokong i-restrict yung sarili ko sa kahit na anong food groups. Okay? So that is for the fourth point. And isa pa, may mga nakikita kasi akong diet na egg umaga, egg hapon, egg gabi, yun lang. So, I'm not against that. It's up to you and katawan nyo naman yan. Pero for me, it's not sustainable for a long run. Yes, magbabawas talaga kayo ng weight dahil sobrang konti lang ng kinakain nyo and nag-restrict kayo ng sarili nyo sa ibang food group. Of course, pababa talaga yung weight ninyo. But for me, it's not sustainable and it's not healthy. So I'm in this channel, we will be focusing on a well-balanced diet and dun sa tinatawag nating slowly but surely no weight loss in a healthier and enjoyable way, sustainable and achievable way. So yun yung gusto kong i-point out sa inyo sa video na ito. Okay? So that is our fourth point. Panglima, prioritize your mental health. Okay, this is very important dahil nowadays, parang mas pinaniniwalaan pa natin yung mga nakikita natin sa social media, sa Instagram, instead na pakinggan natin yung sarili natin. Remember, self-love is very important. And I want you to understand na not all people have the same body types. Anong ibig sabihin ko doon? For example, me, I will not achieve yung super liit na waistline ni Jennie ng Blackpink. Hindi ako magiging kasing super payat ni Lovipo, something like that. Dahil meron din factor yung genes natin sa ating body structure. So never ever compare yourself to others na nakikita nyo sa social media dahil hindi lahat ng nakikita nyo sa social media ay totoo. Naiintindihan? So it's really good to listen to your body and trust the process dahil iba-iba yung pacing natin eh. Maaaring nag-start ako last year kasi ang bilis ng pagbabago ng katawan ko. Ikaw naman, nag-start ka rin last year pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita yung sobrang pagbabago or changes ng yung katawan. It's normal, guys.
So you just need to trust the process and don't you ever compare yourself to anyone na nakikita mo sa IG. Instead, follow those influencers na pinapakita talaga yung what is reality in a fitness journey. Okay? And yun nga, sabi ko na sa inyo, iba-iba tayo ng pacing in terms of our fitness journey. So, yun nga pala, isisingit ko lang, if you want to see my fitness journey from like 2 years ago hanggang ngayon, you can follow my Instagram account at ronasales_. Actually, I have 2 Instagram accounts. The first one, this one, ronasales_, it's my IG, wherein I'm sharing my fitness journey, my lifestyle, and my PR products, something like that. And ito naman, it's more personal, wonderrona_. This is my travel photos, okay? So, yun yung aking ikalimang point. Self-love is the key. Number 6, rest days or recovery days, ayan, equal importance ang mga yan sa working out days mo. So, pag nag-start ka na ng fitness journey mo at nag-exercise ka na everyday, huwag na huwag mong kalimutan mag-set ng araw kung saan magpapahinga ka at magre-recover. Dahil yun yung araw na magre-recover din yung mga muscles mo from exercising. Alam mo, huwag kang mag-guilty na, today hindi ako nag-exercise. Dapat araw-araw ako mag-exercise. Dapat araw-araw ako mag-weights. Dapat araw-araw ako mag-gym. No. Rest days, ay nako, sobrang importante yan talaga. Pag nag-start na kayo ng fitness journey nyo, marirealize nyo kung bakit ko to sinasabi na rest days equal working out days, equal importance lang talaga sila. Okay? So, never ever feel guilty kapag nagpahinga ka. Like, for me, yesterday, I did not work out. Dahil wala lang. Gusto ko lang magtambay dun sa bahay ng kaibigan ko. I just want to relax, to enjoy the view, to watch Netflix, to eat, and there's nothing wrong with that. Last point is consistency. Remember, progress do not happen overnight. No. Hindi siya isang ganun lang, ay payat na ako bukas. Isang ganun lang, ay sexy na ako bukas. Isang ganun lang, ay healthy na ako bukas. Isang ganun lang, ay fit na ako bukas. It's not like that. It will not happen overnight. You need to work for it. And tandaan nyo to, slowly but surely, trust the process. Okay, imagine niyo ha, meron kayong tissue roll. Imagine niyo tissue roll. Nag-alis ka ng isang ply. Makikita mo ba yung pagbabago sa tissue? Hindi, parang ganun pa rin siya, di ba? E paano kung araw-araw, nag-aalis ka ng isang ply ng tissue? Anong mangyayari? Papayat yung tissue, di ba? Kukunti na lang yung laman. Mas maliit na siya compare sa starting size niya. Tama? So, ganun din ang fitness journey. 1 day, 2 days, 3 days, hindi mo agad makikita ang effect. But if you will do it like consistently, magbabawas ka ng ply ng tissue, liliit at liliit yan compared to the starting size. Nakita niyo ba yung tissue analogy? Diba? So, pwede niyo yung i-apply sa ating fitness training. So, pinaka-importante talaga yung consistency. Pero of course, tayo hindi tayo perfect. Merong mga araw talaga na tamad tayo mag-exercise, but don't feel guilty about it. It's normal. Okay? Sometimes nga ako, 2 weeks akong hindi active, 3 weeks, ganun. Pero ang importante naman is babalik ka ulit. Consistency is the key. Okay? And never give up. Trust yourself. Trust the process. Slowly but surely. Let's be fit in a healthier way. Huwag natin gawin yung... Nakalimutan ko yung term eh. Yung magda-diet ka agad-agad. Like, yes, papayat ka, but it's not a healthy way. It's not sustainable for a long run. Yung parang, kakainin ko lang is kamote, itlog, everyday, for 7 days to lose weight. Possible lang siya like for a week, but for a long run, it's not. So, in this channel, I want us to be fit and healthy in an enjoyable, achievable, and sustainable way. So if you enjoy this video of mine, please don't forget to like and subscribe this video and share this with your friend na hanggang ngayon hindi pa rin nakapag-decide na mag-start ng kanilang fitness journey. And I hope talaga na motivate ko kayo to
kickstart your fitness journey. So for the next videos that I will be uploading here on YouTube, pag-uusapan natin yung mga complex terms about fitness journey. But disclaimer, I am not a professional fitness instructor, I am not a professional dietitian or nutritionist. Ito lang yung mga bagay na napag-aralan ko while doing my own fitness journey, okay? So I hope everyone will stay safe and healthy during this time of COVID-19. Thank you for watching this video. Bye!